Mahal namin sa Panginoon. Maraming po sa araw na ito na ibinigay sa amin upang kami ay nagpapasang na magiging. Mayroon din sa gawa nyo kami upang mas maunawaan namin at sa gusto na itindihan ang aming leksyon sa araw na ito. Babayaan nyo din sa ang aming mga dugo at talagang silang nailahat na mabuti ang aming leksyon. Upang makamang namin ang kami na paalaman ibabahagi nila sa amin. Maraming salamat po ang lahat ng pagsasalamat at pagpapalit ay sa inyo lamang ang Panginoon ng Daisy. Sinasara sa ating lahat, maaga na ang humakalating kuma. Kapatid, sino ang lumibas sa ating dati nyo? Wala kuma. Okay. Dapat tayo magmula. Gusto mo nang sabihin sa inyo ang aking tatlong pamantayan sa klase na dapat natin sa alam-alam. Una, bawal ang maingay. Pangalawa, sumagot lamang kung kinakailangan. At pangatlo, magsalita lamang kung ang sinasabi ay may kaugnayan sa ating talakayan. Maliwanag yan? Oo, ma'am. Okay. Maaaring may tatulong ng damahin. Pero, sa alam-alam natin ang ating pamantayan at bawal maingay. Sa mga larawang aking ipinasiyan. Mga larawan po ng kapatid ko, sila ay ikaw, kaila, bagaw, parang malaw. Tama, sila ay ilang lamang sa mga kapatid ko na matatagpuan sa Pilipinas. Okay, ilarawan ang mga kasalihang pisikal ng bawat pangkat. Ati? Nang tubig po ng ipagawal ay taan magkatulad, sila ay maiitim o madidilim ang pagkakaliwanggit. At mayroong mga tampok na kasagian na pagiging maliit at ang badyaw ay hindi naman mapusa maiitim ngunit hindi maliit ang kamilang putik. Hindi tulad ng mga maranaw na sadyang maputik. Okay, magaling. Ngayon naman, may dapat sa akin sa inyo na larawan. Okay. Ano ang mga inyo sa katangian ng dalawang nasa larawan? Justin? Ito po ay larawan ng isang maitim at maputin na lang. O, tama. Ano ba? Kumaya? Kumaya, ano ba ang makikita mo o mapapansin sa katangian ng dalawang nasa larawan? Mga maitim po ay kulot ang buhok na magaling! Sa tingin mo, mayroon bang diskriminasyon sa mga parasitin sa ating lipunan? Mayroon! Tama! Sapagkat sa ating lipunan ginagalawan ay talagang nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga parasitin dito sa ating bansa. Okay. Ang larawan nito ay may kinalaman sa ating tatalakayin at sa. Okay. Ngunit bago namin talakayin ito, basahin muna natin ang mga sumusunod sa mga salita sapagkat maaaring itong maging sa kawal upang magsamaan natin ang lugod at naisipahayag na natin.
Okay, group 1. Group 2. 3 and 4. Ang mga ito ay ipinigong mga klaseng layo at sikat na intendendo. Subalit, habang binabasa ninyo ang aklasyan, ipapaniwala kung ba ang makatalo ang nilalaman ng mga klaseng layo at sikat at mga kalitan nagpagamigyan ng isang diorama. Paliwala siya? Oo! Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, ma'am. Ngayon, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa isang akda ni Rogelio R. Sikat na Insieng Negro. Ang kwento ay tumatakbo lamang o umiikot sa buhay ni Insieng Negro na pinangalanan bilang Insieng Negro dahil sa natatay nitong katangian ang pagiging isang maitim. Habang nagbuhugas ang plato, ang magdarating 6 taong gulang na si Insieng Negro ay natigilan dahil sa pangangaral ng kanyang ina na sinasabing wag baka mapaaway niya naman at mag-ingat kay ugot. Sa 4 na magkakapatid ay tanging si Insieng Negro lamang ang nagtataglay ng kaitiman sapagkat sina Kano at Dingding ay maputi lalo na si Kano. Pag-alis niya ay sinuot niya ang kamisitan dati ay masikip at ngayon ay maluwag na. Para sa sinasabi ng kanina na huwag na lamang pansinin si Ugor dahil ito ay batabulero talaga. Lagi sinatandaan ni Insieng Negro na ang sinabi ng kanina ngunit hindi matagalan ni Ugor ang ni Insieng Negro ang pag-ugal ni Ugor. Sa gilay na batalan, habang naghuhugas ng plato sa Insieng Negro ay natigilan dahil sa pangangaral ng kanyang ina. Sa dito, sabi ng kanyang ina, baka makipag-away ka naman, Insieng, dahil dito sa panahon ito ay utusan ni ng kanyang ina na umigib si Insieng. Sabi ni Insieng, hindi ho ang pagod niya. Habang makita siya sa gripo ay nadagkil siya ay yung dumaan si Ogo, sabi dito, "Hey, Insieng, kung sumulong ka na naman, baka kapmote." Di na pinapansin ni Insieng ang pang-aasar ni Ogo. Hanggang sa dumating sila doon sa igiban, doon sa gripo, malapit na sana si Insieng doon sa gripo, siya nang susunod, ngunit tumingit na naman si Ogo. "Mutong nga akong Negro, ako nga," sabi ni Insieng. Ay Negro Ogo si Ogo, sabi ni Negro kay Insieng. Pagkatapos ay dahil sa sobrang pangaasa ni Insieng, nagtatawanan na ng mga tao na napaligid sa kanila doon sa gripo hanggang sa hindi na nakayanan ni Insieng ang pag-aasa ni Ogo sa kanila, kanya. Hanggang sa inyo niya nakayanan ay yun, hindi niya nakayanan, kaya ito, naipakita niya na dahil sa galing na inilabanan niya si Ogo. At dahil dito, pagkatapos, sinipan niya sumpa-sipa hanggang sa matumba at sumuko na si Ogo. Dahil dito, ay yung mga tao na kapaligid sa kanya, wala na nasabi na tameme na lang sila, hindi na nila pinakialaman. At mula doon, ay nakadama ng pagiging malakas si Insieng at napapunayan niya na kaya niya rin labanan ang mga taong nang-aasa sa kanya kapulan na lamang ni Ugo. Tamaan ba ang peto? Oo, ma'am. Kung gano'n, tingnan natin. May mga katanungan na ako dito at sasagutan ninyo kung talaga ba naiintindihan niyo ang peto. Okay? Bakit pag binasa niyo akda, maaaring niyo bang banggitin kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Jasmine? Ang mga tauhan ko ay Ina Insieng, Ugo, Boyet, Kanudi, Ina ni Insieng at Mama Agodon. Okay, tama. Ngayon naman, ano ang magandang katangian ni Insieng? Sino maaaring sumagot? Ano ang magandang katangian ni Insieng? Okay, that's
niya? Iisipin ko ay hindi pa ang pamahal ng alam kapagat hindi siya nagsasawang pagpapagaya niya. Oo, madaling rat niya. Ngayon naman, pagpapagawa din. Ilarawan niyo, tigugor. Sino mo makapaglalarawan din? Magaling ngayon naman ay ilarawan niyo, tigugor. Dorhata? Si Ugor po ay matipuno at lagi nangungulat sa pagulot siya kay Rizel. Tama! Ngayon naman, ano ang katangian ni Ugor? Sino maaaring sumagot? Maaari ka ba sumagot? Gana? Masama po ako galing taglay ni... taglay niya sa pagdak sa halip na tulungan niya. Tulungan niya si Rizel siya ka ang mamunang nangutya at mapahiya dito. Tama! Ngayon naman, saan ang tagpuan sa kwento? Tumayo ba? Sa bahay po nila ni Jekat, siyang pupunta siya ng pisisan. Okay, tama yun. Ngayon, paano ba nalabanan ni Ugo si... paano ba nalabanan ni Impen si Ugo? Nalabanan ni Impen si Ugo sa mamamagitan ng pagpapawalan ng suntok na naging dahil ng pagbina ni Ugo. Tama! Nagbasa ba talaga kayo? Ginawan yun ni Impen sapagkat hindi na nakayanan ang pag-aabuso at ang pangati ni Ugor sa kanya. Sa kanila ng kwento, tungkol saan ang akdal ni Rogelio at si Kat na Imping Negro? Dahil niya? Tungkol po ito sa discrimination ng isang dito. Magaling! Kaya sa kwento ito ay pumapasok ang konsepto ng rasismo o sa wikang Ingles ay racism. Ngayon, ipapaliwanag ito sa inyo ni Ma'am Miranda. Kaya natin siya ipaliwanag ang konsepto ng rasismo. Okay, sa muli, magandang umaga, class. Magandang umaga rin po, ma'am. Ngayon naman, dumako tayo sa konsepto ng rasismo. Sa tingin ninyo, class, ano ba ang pagkakaintindi ninyo sa salitang rasismo? Okay. Binibining niyo hata? Rasismo, tawag sa pinapagitang pandidiri o galit sa tao ay iba ang pamumuhay, reliyon o lahi. Okay, tama. At ang rasismo ito ay makikita dapdap sapagkat ang pandidiri, galit at pangungat siyang ipinakita ng mga tao, lalo na si Uber, sa pamilya at mismo kay Impeng ay isang rasismong matatawag. Sa kalalian ng inorsasya nila si Impeng dahil sa kaiba, ang pamumuhay nila sa nakararami at ang kaiba ng itsura dahil siya ay isang negro. Ngayon naman, susubukin natin ang inyong daging gamit ang inyong kasanayan sa pakikinig at panunood. May inihanda kaming mga video na naglalaman ng isang senaryo. At tutatayin ninyo kung ano ang senaryo ito at kung kinapapaluban ba ito ng mga konsepto ng rasismo o hindi.
po sa class? Wala pa po. Okay, pakibilis ang lamang. Okay, kung tapos na kayo, maaaring nang ipaskil ang inyong mga saloobin tungkol sa rapismo dito sa ating Freedom Hall. Okay, maraming salamat. So, makikita natin dito ang kaulanan ng respeto, tirahan, galit, awayan, panlalait, diskriminasyon sa lahi at pandiri. At ngayon naman para sa inyong gawain at ibidari ay may inahanda sa inyo si Ma'am Bansin sa inyong gagawin. Upang hindi na sila magpapalit.
gitna. Sumusubra na ang pag-aapin at pag-usyal ginagawa ni Overlaente hanggang sa pinatid ni Overlaente na natin dahilan ng pagkabuhay ni Ente kaya na hindi na magaliit na suntukan na sila. Wakas. Nagwakas ang kwento sa tatlo na pagkukul ni Ente si Obor. At sinatunayan niya kaya niyang labanan si Obor. Sa pangyayari ngayon, humama ang ibang pagwater sa kanya at tumigil na rin sa pangusya si Obor. Okay, para naman sa tuto. Dahil tao rin siya na nasasaktan tulad natin lahat at hindi
na lupang ilagay ng kapatian, wala pa rin tayong karapatan na naisin o wapangan ng kanyang pagkatao sapagkat ang panalayas o pag-apat ng pagkatauhan ay napakalaking pagkakama rin sa batas o matalang tao higit sa lahat sa mata ng Diyos. At bilang isang mag-aaral, kailangan malalim natin ang mga gawain na maaaring makasama o makatulong sa ating kapwa mag-aaral. Okay, magaling. Tama ang iyong sagot. Ngunit, mayroon pang kaligtasan na Panginoon sa inyo si Mama Casano na may kaugnayan pa rin sa ating talakayan. So, ma'am? O bilang kaugnay ng talakayan, sa inyong palagay, nararapat sa gahan si Impenedro dahil sa kanyang kulay? Donata? Hindi po. Ang panabas na kanyo ng isang tao ay hindi sapat na basihan ng kaugnayan at wala rin po tayo na karapatan ng bagkus, kilalanin natin at bigyan pansin ng panloob ng kanyo at katangian kay Jesus sa panlabas. Tama, may naman sa kanyang ina. Dapat din bang husgahan ang kanyang ina dahil sa pagkakaroon ng maraming anak? Sino nga ang sumagot? Rasmiya? Hindi rin po dahil wala rin po tayo karapatan ng husga ng kapwa natin. Lalo-lalo na kung dahil lang lamang sa pagpapakaroon ng maraming anak tulad ng sinanay kay Saint at hindi po tayo Diyos upang sumusga ng ating tama! Ngayon, kung ikaw si Peng, ano ang iyong gagawin kapag ikaw ay sinutiyan ng iyong kapwa? Magagalit ka ba? Sino maaaring sumagot? Jana? Para po sa akin, hindi. Ipasa, walang bahala po na lang po sila at ipapasa Diyos na lamang po. Okay, tama. Dahil sabi nga sa Biblia, huwag gantihan ang masama sa masama. Maganda ba ang kwento ng Impeng Negro? Oo, ma'am. Magaling. Tama kayong lahat. Kaya dapat ninyong tularan si Impeng at tandaan ninyo ang pagiging mabuting tao ay may taglay na katangian hindi marunong gumawa ng mga bagay na hindi tama at makakasama sa iba. Okay? At may karagdagan pa si Ma'am Dalanda kaugnay ng ating talakayan. Okay, at bilang karagdagan, ngayon naman ay ang bawat grupo ay susulat ng magiging tula na maaaring pumapakta sa buhay ni Impeng o ni Hugo at ibahagi sa inyong klase. Tungkol ito sa konseptong rasismo, so ang bawat grupo sa inyo ay susulat ng tula na nauukol sa ating paksa ngayon. Kung maaaring niyong simulan. Pagkatapos ng 5 minuto ay babasahin ng bawat grupo ang kanilang mga nagawang tula at magkakaroon ng konteksto o ibibigay niyo ang konteksto sa bawat tula. Maaari ba yung class? Oo nga! Okay, maaari niyang simulan. Tapos na class? Oo nga! Okay, simulan ng group 1. Okay, maaari mo bang ibahagi ang inyong nagawang tula? Ito ang aking nagawang tula. Pagkakaisa nitong lahing matatamo, tayo magdamayan sa kumikinang natawumpag, isang tabi ang itim na buti, sa kadilimang walang hanggan. Suungin ang puting liwanag, tungo sa puso ng bawat isa, bawat kapwa ay may kanya-kanyang katangian. Pisikal man o panloob, ito ang kayamanan at ng bawat isa. Magkuruhan tungo sa sinag ng araw na magbubukas ng langit na pintuan. Pinto ang walang hanggan sa busilang. Busilang na kalooban ng bawat isa. Ngayon naman ay ating mapapakinggan ang tula ng grupo. Sino ang representative? Pag-ibig sa kapwa
pag-ibig sa kapwa ay nagkatalimpungatan. Magkakamit ang talumpay sa pamamagitan ng liwanag. Liwanag na di mawalag at sila uso. Sa hirap ang hinig at suyugi. Okay, maraming salamat Group 2 at ngayon naman ay ating matutunghayan ang Group 3. Maaaring bang ibahagi sa amin ang iyong konsepto o kontrasyon? Ating kursay upang lumigaya, ito ang dahil sa pagkamit ng malawakang kalayaan. Kalayaan na walang hanggangan, walang sinuman at nakatapigil sa pagkamo. Huwag kayangin ang katakimang taglay sa ating mga susunod ng gabi. Sa kalawakan, sa kukansang katanungan, tungo sa ilalim ng puso't isipan. Pagkakay sa labas, ang solusyon sa bumabalot na gabi, ang puso't isipan ng tao ay naghihimatugan. Ang gusto na nagsasalimbungatan na buti at sitin, wasakin at bayarabi ang kulay. Maraming salamat Group 3 at ngayon naman ay ating mapapakinggan ang Group 4. Maaari ka bang kumalik sa sarapan? Tayo isa at pantay-pantay sa mata ng tao at kahit sa may likha. Di tayo dapat nagpuunahan, nagmamalakihan at nag-iisahan. Tayo dapat nagkakapit-bisig upang tayong lahat ay sumuok sa landas na pumupuno ng liwanag na magdadala sa atin sa tunay na ligaya. Okay, maraming salamat at napakaganda na inyong mga ibinahagi ng mga tula at ayon nga sa concept of racismo, ito ay tumutukoy tungkol sa kanina, halimbawa na lang mga concept of racismo, pandalaib, pandalamang sa kapwa, yun lamang ang ilan lamang sa mga halimbawa. Ang racismo ang hindi magandang pag-urban ng isang tao kapag tayo ay tantay-tantay, so kinakailangan natin na magkaisa upang matago ang tagumpay sa ating bayan. Ngayon naman ay magkakaroon ng pagdamaranin. Bilang pagdamaranin, basahin ang abahan ni Ed Maranan. At sa muli, magandang umaga, paalam club. Paalam na po, ma'am. May natutunan ba kayo, club? Oo, ma'am. Kung ngayon, ako ay pinagpala. At maaari ko ba ang anyayahan dito para pa ng aking mga kasama? Mga talong. At mga bantil. Okay, sa muli, magandang umaga at maraming salamat. Okay, sa muli, nagpapasalamat kami sa inyong kooperasyon sa aming pagsiguro sa inyo. Dahil marami kayong natutunan at lubusan niyong naunawaan ang kung ano man yung konsepto na papanood sa ating pagdang ilalakay. At higit sa lahat, para na